Grabe, saan galing to? Paano napunta to dito? Isang talagang punong kahoy na malaki. Ayan, grabe. Ang basura talaga. Andito na tayo sa dulong-dulo ng Paseco Beach. Yung stretch ng beach proper, ano. Ito ang tinatawag nating left seawall. Wherein na yan, yung meron seawall dyan. Tapos rocky area. Kasi, siyempre, rocky, mabato. You know. Ayan, malakas ang alon. Maraming lilies, maraming basura. From here, grabe. Yun na lang masabi ko, grabe. Sige, silipin na natin ng left seawall, rocky area, breakwater, waste area, isa de basura. Silipin natin lahat yan. Ligyan natin kung anong update, anong kaganapan, anong pagbabago, anong bago dito sa Paseco Beach. Ah, puro pagmamahal, samahan niyo ako. Habang tinatahak ko itong tawag dito, itong shore na napakaraming basura talaga naman, para sa ating purong kaalaman. Okay? Gusto ko lang malaman mo na unang-una na-miss kita at na-miss ko ang Manila Bay Paseco Beach. Okay, gusto ko lang malaman mo na meron tayong promise or commitment sa Manila Bay na hindi para sa inyo, commitment ko sa inyo na hindi ako titigil mag-update ng Paseco Beach at Bayok Manila Bay hanggat hindi tayo nakakapag-swimming sa Manila Bay mismo. So sa ngayon, feeling ko matatagalan pa yung araw na yon, pagkakataon na yon. Pero positibo pa rin. Alam mo yun? Ako, for me, itong mga basura na nakikita natin ngayon, these are just existing basura pa rin. So, walang nilayo yan sa bahay mo. Yung bahay natin, kahit anong linis niyan, magkakaroon pa rin ng basura yan. Kasi meron tayong tinatapon. So, what I mean is, consistency. Okay, yun talaga ang kailangan natin. Consistency na paglilinis, pag-maintain ng ating bayan, ng ating bahay. But anyway, so ko lang naman din malaman mo na dito sa bahay na to, hindi lang po sila o kami yung nakatira. Kayo rin po, dahil bayan nyo to. So ang ibig kong sabihin, nagmamakaawa po ako. If you have spare time, please join our volunteers here para maglinis. Give this house 30 minutes to 1 hour. Malaking bagay na yun. Makapulot ka na isang plastic na basura o isang dangkot na basura, pero yung presence mo dito na maibibigay para sa bayan, para mahikayat din yung iba, yun ang kailangan natin. Diba, naalala nyo nung hype? Ang daming tao, ang daming volunteers, naiikahit sila, ang dami palang tao doon, tara, punta rin tayo. Yeah. Pero ngayon, wala na nag-volunteer masyado. Medyo patay din yung volunteerism. Sa ngayon, MMDA na nakikita namin. Pero alam nyo, ito na ang huli para sa ating punong kaalaman. Buhay na buhay yung dagat. Kahit nakikita natin na ganyan, ang daming basura, ang dagat, alam mong boy na boy. Kung nakikita nyo, nakikita ko na kumikinang-kinang. Mga isda po yun, nagtatalo na. Ang laki na ng pinagbago ng Paseco. Ang laki ng pinagbago ng Manila Bay. At sana, kung hindi mo kaya maglinis, maganda lang magdumi, at least lang, tigilan na po natin yung plastic. As much as possible. Alam ko hindi po gano'ng kasama yun. Pero, like straw, mga bagay na pwede namang may kapalit, palitan na po natin. Okay, yan ang ating purong kaalaman.
Good morning! Pwede po kayo sa video? Okay lang po kayo sa video? Sir, mga taga-sampuri na. Paseco po! Paseco po. Ito po. Bayan namin, Divisoria. Ah, o nililinis na ngayon yung mayor po yun. Oo, merely. Ano po mga presensya? Or ano nang pakiparamdam ni mayor? Ito po, okay naman ang ano ni mayor, patakaran ni mayor. Maganda po kaya, malinis dito. Oo, oh, ang problema ito, marumi. Ang mga basura ito, hindi galing dito sa Masayga compound. Galing to kung saan sa lugar. Galing to sa Pasig, Cavite, Loco. Oh, kung saan saan to na anong basura nito. Oh. May mensahe po kayo sa kanila, yung mga kapitbahay ng mga Happy birthday! Oh. Apo, gusto ko po makita ang mga kapatid ko sa probinsya, lalo na makikita ko sila. Ano ko lang maalala ko ba? Mga kuya ko, ate ko. Ano ko nila? Ba't hindi po makapapanood nila sa YouTube? Okay, maka mapanood niyo ako. Manang sume, manang suping, manang kaneng, kung mapanood niyo ako. Ako si Dudoy, yung kapatid niyo. Oh. Maraming salamat po. Oh. Thank you. Thank you. God bless you. Ingat po. I'm lost too. Ayan, nandang tayo nakakwentuhan na hindi sila lokal ng Basego pero nandito sila. At nakita naman natin yung kanilang lungkot na nakita dito sa lugar na talaga naman napakaraming basura at ang dumi. Doon pa sila nauwi sa Divisoria. So okay naman sila sa ginagawa ng Mayor Isko Moreno sa paglinis ng Maynila. Yes. Mga purong pagmamahal, nandito na tayo ngayon. Malapit na tayo sa pinakadulo, sa rocky area. Yan yung left seawall. Ito yung waste area, breakwater, mangrove, Isla de Basura, Dagun. Mamaya paikot tayo doon. Yan, so siguro ipart-part na natin yung ating videos. Pagkatapos, yun, sana supportahan nyo rin yung videos nating iba para... Yes! Updated tayo sa lahat ng part ng Basego na i-upload natin ng video. Again, thank you so much ha, mga kapurong pagmamahal. Sobrang grabe. Sobrang natuwa ako dun sa inyong talaga may nag-PM pa sa akin na kamusta ka, ano nangyari, bakit wala kang upload sa Manila Bay. Sobrang na-appreciate ko po yun. Maraming salamat. At anyway, mga kaibigan natin, vloggers, please support, subscribe. JVlogs TV Official. Melvi! Any message? Guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, paki-support lang po at si J-Bob. Ayun yun mga kababayan ko sa mga gusto pala or willing na mag-volunteer dito, welcome na welcome po kayo. Every Saturday po yan. Okay guys, lalong-lalo na ngayon, konti lang kami, no? Ano ba sabi niyo po sa Batmer Maynila ngayon? Ay, saludo boss. Saludong saludo kay Mayor Isko Moreno na kahit na hindi ako batang Maynila, nakikita ko yung ano yung malasakit niya sa buong Kamaynilaan. Kaya saludo po ako sa inyo, Mayor Isko Moreno. Sa at sana po ituloy-tuloy niyo po yung magandang advocacy na nasimulan niyo po. Yes, yun talaga. Thank you, ingat, God bless, mabuhay. Mga purong pagmamahal, nandito na tayo ngayon sa... Grabe, saan galing to? Paano napunta to dito? Isang talagang punong kahoy na malaki. Ayan, grabe, ang basura talaga. Andito na tayo sa dulong-dulo ng Basego Beach. Yung stretch yung beach proper, ano. Ito ang tinatawag nating left seawall. Where na yan? Meron seawall dyan. Tapos rocky area. Kasi, siyempre, rocky, mabato. You know. Ayan, malakas ang alon. Maraming lilies, maraming basura. From here, grabe. Yun na naman sabi ko, grabe. Sige, silipin na natin ng left seawall, rocky area, breakwater, waste area, Isla de Basura. Silipin natin lahat yan. Ligyan natin kung anong update, anong kaganapan, anong pagbabago, anong bago dito sa Basego Beach. Let's go guys.
Mga Purbagumal, rocky area. Left seawall. Maraming basura. Singit-singit. Ayan. Ito yung tsura ngayon dito, mga Purbagumal. Mas feeling ko, patas yung buhangin dito. Patas na yung patas. Siguro meron yung mga nahahakot. Binabagsakan din yan, yung RNA. Ayan, mga puro ito ngayon ang kaganapan dito sa rocky area. Papunta tayo ng breakwater. Tapos mga puro pagmamala, stay tuned and watch out sa ating video. So pupunta pa tayo dun sa Aplaya. Update natin kung ano ng update status dun sa area. Oh, nice! May nakikita akong positibo dito sa lugar na ito. Bagong-bago to mga puro pagmamala. Yeah, marami nagsiswimming dito mga kabataan, ano? Yeah, may bago dito sa breakwater, sinarado na. Meron ng gate, ano, may screen. Gate talaga siya kasi merong ano, merong bukasan. Mga purong pagmamahal, bagong-bago. Siyempre, literal, kitang-kita naman natin ang purpose na itong gate na to, itong screen na to, ay para may restrain yung mga basurang papasok sa breakwater, papunta dun sa lagoon from dito sa area na to. Yes. Ayan ang bago dito sa Basego Beach. Kanapan dito. Yes, positibo lang. May progress pa rin kahit maraming basura tayo nakikita ngayon. Nakikita pa rin natin yung progress, yung talagang yung moving forward ng ginagawa ng ating pamahalaan para dito. Yes. Let's go. Punta na tayo. Ayun, isa din basura mamaya, isa tayo. Punta tayo doon. Punta rin tayo dito sa breakwater. Ayan mga purong pagmamahal, grabe, sobrang dami basura, ano? Kahit dun sa shore mismo, sobrang dami basura. So, okay. May nilagay na rin sila ditong harang para ma-restrain. Daming isda, oh. Kita nyo? Para ma-restrain yung basura, inarangan ng kawayan na nalutang para yung mga lumulutang na basura ma-restrain siya. Dito maliliit pa isda, doon ang lalaki ng isda. Saan galing to? Nasa loob. Pero sabi nga ni Sir Ray, doon din galing yan. Doon din yan galing. Tinagos dito. Yan, ayan ang kaganapan dito mga purong bagong, ano, ang lalaki ng isda. Andito tayo ngayon sa grabe.